Wala. Next vlog, balik tayo dun sa business. Business concepts. Well, ano no? Ito yung isa sa pinaka-importanting part ng production and operations management. Yung time and motion study. Ang na-invento ni Friedrich Taylor, na alam natin father of scientific management and si Frank Gilbert and Lillian Gilbert. So, basically, itong time and motion study na to is kung gaano ka-efficient, gaano kabilis matatapos o napoproduce yung isang produkto. Ang ano dito is standard time, normal time, and then yung mga allowances. Kung gaano kabilis natatapos yung isang product na gamit yung mga machines. Of course, yung machines is ginagamit yun para mapabilis yung trabaho. Pero ang time and motion study is ginagamit para ma-estimate kung gaano kabilis at kung gaano karami, kung gaano katagal na mapoproduce yung ganong karaming order, halimbawa. So, standard time, then normal time, and then yung allowance factor. Yun yung maganda din eh, pag meron kang isang negosyo, yun yung dapat mong titignan, at saka kung gaano ka-efficient din yung inyong mga workers sa paggawa ng kanilang trabaho. Kasi kung mag-i-incentivize tayo, yun yung magiging basis ng ating incentives. Siyempre, hindi naman biro na pinagdadaanan ng ating mga trabahador. Kaya kung ako, di ba? Kung mag-i-incentivize ako to motivate them to work more and proper, eh, isa to sa mga pagbabasehan mo. Itong time and motion study. Well, dahil nang lagi ko sinasabi, maganda rin ito. Kasi kung ito naka-automate, hindi ka na manghuhula. Mag-i-input ka na lang ng numbers. And then, bahala na si computer na mag-produce na ito in due time. So, yun lang. After kasi nito, babalik tayo dun sa time and motion study. Meron pang kasunod ulit. Yung allowance factor is ano yun eh. Bibigyan ka ng konting leeway. Parang ganun. Meron kang ano pa. Importante yung may allowance kasi pag masyadong sakto, mahirap. Eh, dito obvious na obvious kailangan may allowance factor. Itong mga to, binablog ko, sinusulat ko, pinag-aaralan ko sa computer, hindi lang sa business ano, sa computer ano din, sa computer programmer, hindi lang sa MBM graduate, sa computer science graduate also. Kasi paano pag pinano ka nito, importante ito ay isa sa pinaka-importanting data na meron ng mga business owners. Yung iba nga eh. So, ito yung dapat nating maintindihan kung tayo ay namamasukan. Bakit pinupush tayo ng ating mga amo o ng ating mga bosses na magtrabaho pa ng ayos sa tama? Is dahil sila yung may access at nakakaalam ng mga bagay na to. Yun. Ang alam lang naman kasi natin is kailangan natin magtrabaho ng ayos, pero yung mga amo natin na may access sa ganitong information, yung nagpapasahod sa atin, yun ang mas ano, kasi sila yung may ano dyan eh. Sila rin naman ang unang-unang tatamaan yan kapag hindi nila alam to. So yun ang pinaka-importante. So yun lang po.